Alam mo, bro? Noel, anong pilido? Idoria. Idoria. Si bro ang ating tour guide ngayon. Yung aking tropang dalawa may ginagawa. So siya ang nag-represent kanina na nag-represent siya na siya muna. At tayo, siyempre, pakonsuelo tayo mamaya sa kanya. At salamat tayo sa kanya. So ito yung mga kasama ko. Si bro, Arten. Ikaw na ang pinaka guwapo na binata. Castillo, si bro Castillo at yung ating si James na vlogger din. So may mga kasama tayo. Andito tayo ngayon sa sa baling. So ito yung pinapaliguan, dinadayo yung baling. Yan yung baling. So na-vlog na natin to nung nakaraang video natin. Puproceed naman tayo ulit doon sa tinatawag na tibagan. Yung tibagan, ang target natin is makalagpas pa ng tibagan. Makahanap pa tayo ng kahit anong pools, river na makikita natin sa dulo ng tibagan. So ito may mga kasama tayo na nangunguryente. Hindi natin sila kilala pero very approachable naman sila, mababait naman sila, at nagpaalam tayo baka pwedeng sumunod tayo sa kanila at mablog. Payag naman ito naman hindi naman lahat kukunin nila, yung pangkain lang, no? So ito po yung battery. So may dalawang tangkay, negative positive po yan. Kahit saan dyan ang negative positive. Yun. So ayan yung battery. Battery po ito ng motor. Motor. Yun, motor lang pala yan. Okay. Ito po pangalan. Pangalan po. Ano po pangalan nyo, sir? Pablo. Pablo. Kayo po? Junel. Si Junel, yan. Si bro Junel at si bro Pablo, mga katropa natin. Yan. Inaayos lang. Ayan po ay pang-ulam lang, no? Dahil siyempre pandemic, walang mga trabaho, survival. Andito tayo ngayon sa ilog. So itong kinatatayuan po namin, ito po yung boundary po ng Carmona. So doon po sa kabila, ayun yung nakitatanaw yung mga kawayanan, mga puno, may pangpang binyan. Siguro tansya ko yan po ay barangay binyan. Yan po. Ayun, gumana na. Pero hindi maayos yung pagkakano. Gumana na yung kuryente nila. So mahina lang yan kasi battery lang pala ng motor. Pang isda lang yan. Hindi naman mamamatay ang isda dyan. Mapaparalyze lang siguro. Mamaya-maya, makaka-recover. So yan, na-adjust. May kasama pa tayo. Ayan si bro. Ano pa pangalan niya, bro? Aloy. Si hindi man ako gwapo, at least may talento. Si Tropang Kaloy. Ayan si bro. Tropang Kaloy natin. May dala siyang kaldero. Ba't may dala tayong kaldero? Ayan kami magluluto eh. Ayun. May huli. Yung huli nila is iuulam na rin. Yung iba iuwi sa pamilya. Ayan. So habang inaayos pa nila yung kanilang battery, ito po yung Baling River na vlog na natin ito. So imagine niyo po yung kagubatan na to, no? Kung anong hayop meron pa rito. May mga sawa, ahas, may mga bayawak. Wala pong kuryente rito. Walang supply po dito ng Meralco. Wala. Wala rin kalsada rito. Lakad lang kami. Ang kalsada malayo. Pero mga kawayanan po dito talaga, marami, maraming kawayanan. Yan, may puno doon na ang ugat nasa taas, hindi ko kilala kung anong puno yan. Hindi naman balete. Pero yung ugat niya, pababa, may mga bunga. Yan. Yan si James, B-vlogger natin, kasama natin.
So mapapansin nyo, daming kangkungan. Ayan, kangkungan ata to, daming kangkung. Ayan o. Daming kangkung. Si tropang Salvador natin, ayan, mga kasama natin dito sa Baling. So babaybayin namin itong ilog at sasama tayo sa kanila sa pangungoryente na. So tingnan natin, lapitan natin kung anong gagawin doon. Ayan, kung naririnig ninyo, no? Dinig na dinig sa akin yung tunog ng kuryente. Ayan, tumutunog. Ah, may mga tilapia, pero mga maliliit pa. So yung isda po, pag tinamaan, hilo. Hilo lang, hindi siya mamamatay. Yun. Yun na o, punta na doon. Ilalim. Pinakita yung kasama natin. Oo nga no, yun, lubog yung daan niya. Ano, number lang to tayo, one lang? Hmm? One lang? Oo. Eh, maganda nga yun, nakakatakbo. Naman yun yung itigas lang. So, first time po natin mag-vlog sa ganito. Kita mo naman, kita mo naman yata dyan eh. Oo. So, abangan nyo mga katropa. Yung isda. Malinaw po yung tubig. Mga katropa. Malaki na yun eh. May nakitang isda. Pero sumuksok sa bato. Hirap ko alam yung hindi pagka malalim na. Oo. Hindi po yung malalim na. So latest po itong video natin. Hindi na tayo nag-face mask kasi ilan lang naman kami rito. At nasa tubig kami. Ayan, ang laki nga. Oh. Ayaw, bumalik yan o. Oh. Kita ko mga katropa. Ang laki. Tilapia, no? Parang tilapia. Bumalik dyan. Pumasok dyan sa... Paghiwalay mo, stick mo. Yan, sumiksik mga katropa sa ilalim. Hindi. Tik-tik lang naman yung ano eh. Sabihin ulit na yung pana. Patapasin kayo. Yan, dyan sumuksok yung isda. Nawala. Nawala yung isda. Na, itarbi talaga mo. Baka may butas. Pinapahuli sa malalim. So nawala mga katropa yung isda. Tinamot mga katropa, lubog yung daan ni tropa natin pero mamaya-maya wala na. Ganun kabilis yung pag-agos yung tubig kasi running water siya. Tuloy-tuloy lang yung agos. Tumakbo pa rin. Hindi na puruhan yung tilapia. Ayun na, paikot-ikot siya. Ikot-ikot. Ayan. Ayan, mga kabady. Anong pangalan ng tilapia na yan?
Kulap yung walang buhok. Kulap yung walang buhok. Kasi sa Malaban, may mga pangalan sila, Arroyo, Imelda. So dito, tilapyang ilog siguro, ano? Mas masarap ito kasi ilog ito. Mas malasa ang ilog. Yung mga isdang ilog, masarap. So, nakakuha na kami isa. Hinabol pa. Ayan yung mga butas-butas, ano? Sinusubukang pasukan lang ko ng ano, ng kawad ng kuryente. Pero wala, walang nasa loob. Ayan, may butas doon, oh. Nakakatakot lang kasi gubat ito kung anong nasa loob ng butas. Pero ready naman tayo kung anong lalabas sa loob. Walang lumabas. Walang lumabas sa butas. Medyo madalang na ang isda. Matagal din malobat, ano, yung battery? Matagal din malobat? Ah. Oras din ano. Ayan. So may kubo rito. Ayan, oh. May kubo. Ito ba yung nadali ko isa niyan, eh? Baka hindi kasama naman yan. Diyan ko rin nadali yan. Maganda pala dito sa kubo-kubo, oh. Oh. May mga kaldero, may tubigan. May pagka oh, ba may ano pa? May upuan. Malamig. Dito ko napunta. Ayun. Sa'yo pala itong kubo. Sa amin. Ayun. Pangbarkada. Pangbarkada pala ito. Pangbarik. Wow. Pangbarik ba ito? Pangbarik? Wala naman ang iinom dito. Ah, wala. Wala daw nag-iinom. Pagka pahingahan, pagka sa ano kasi maingay, eh. Sa malamig. Oh, eh, pumunta ka dito at dali ka lang makatulog. Kung ikaw pala mga katropa stress at sa trabaho, stress ka sa trabaho, sa politika, takbo ka lang dito. Ayun, may nahuli na naman. Lapitan natin. Oh, hindi naabot? Buhay na? Ayun, ito. Ayan pa, oh. Inaanod, oh. Natago pa kayo, ha? Ayun, ito ulit. Nasa butas. Nasa butas-butas pala sila. Ayan pa. Tatlo. Biya ba yun? Biya. Yan, biya. Masarap ang biya. Masarap ang biya. Nasa butas-butas pala sila. So, dalawang, anong nahuli natin, tropa? Dalawang hito? Dalawang hito, dalawang biya. Dalawang biya. Parang dami pala. So, diretso na dun. Sa kaldero. Iluluto na yan. Mga katropa. Ayun yung huli, oh. Gumagalaw-galaw pa yung mga isda na ano na. Nahihilo lang. Hindi naman namamatay, ano. Humihinga, oh. Hilo lang. Hilo lang sila. So, yan. Huhugasan, lilinisan. Magsasaing. Dito na rin magsasaing. Tapos, uulamin na rin yan. Ah, ang sarap dito, mga tropa. Ang sarap. Para kang nagbabakasyon. Eh, meron na naman dun, oh. Naman din. Hindi natin na kuhanan. Ay, dito. Bato.
Ayan, isa, ayan oh. Huli na yan. Ah, huli na yan. Yun. Ito po isa, nandito. Hito. Hito, no? Wow. Kapain mo na, kapain mo na. Kapain mo na, matigas na yan. Ang sarap ng hito na nasa ilog. Yung tinitinda sa bayan ng mga African hito, sobrang lansa nun. Oh, makurinti ka, makurinti ka. May butas pala sa bato, so doon sila pumapasok. Meron dyan pa, kapain mo dyan pa. Dito, may hito dito. May pumasok dyan. Eh. Sa labas na. Ayun no, ayun na. Ayun, buhay pa. Ah, pumasok sa bato. Hindi talaga namamatay, ano lang. Kumbaga na kuryente lang. Hindi napupuruhan. Tapos buhay uli. Diyan. Pumasok diyan, boy. Dito ka, dito na. Bangon din tayo. Patay na yan. Ano yung mapahay? Patay mo. Ibig sabihin na patay, hilo na. Hindi naman talaga namamatay yung isda. Patay mo, Ten. Dyan, dyan, dyan. Dyan, dyan tayo. Dyan, dyan. Ayan, nakapa na. Ang kahirapan. Ayun, ang laki nga, oh. Malaki, oh. Malaki. Ang laki. Ang sarap niyang lagyan ng sili. Sarap talaga yun. Gata. Ako mo sa gata. Gata ka, ano? So, mga katropa, huwag kayong pipikit, ha. Sunod-sunod ang huli. Sawa. Eh, huli pa rin yan. Sawa ba, eh. Isa yung lumaki. Dalawa lang ang mangyayari dyan. Pwedeng tumakas o pwedeng mahuli ang sawa. Palaka, huli pa rin. Huli pa rin palaka. Walang ligtas dyan. Oh, pero endangered kasi yung mga yan. So may pangulam na. Kumbaga may pang take out pa. Wow! So mga katropa, pag stress na stress pala kayo sa trabaho nyo, dito sa ilog na to, pwede kayo magpahinga. May mga kubo-kubo rito. Basta may mga tropa lang kayo dito na may-ari ng kubo, pwede na kayo magpahinga. Mga 4 na oras lang, wala na stress nyo. Itataas ko mga katropa yung camera. Ayan o, nasa ilalim tayo ng mga puno na yan. Ayan. Yan na makikita nyo rito. Matatanaw nyo, puro kakahuyan. Ayan, puro yung mga tawag to. Yung mga damo na ano tawag nyo, yung pwedeng itali. Ginagawang panali. Yan ang matatanaw nyo rito. At yung tunog ng ilog. Yan. Ito. Ito, malakas ang agos. Malakas ang agos nito. Bali, nilagyan nila ng bato. Para, kumbaga sa palay, parang pilapil. Ayan. Nagabang sila ng mga bato para yung tubig lumalim-lim dito sa taas. So andun na, naiwanan na tayo. So malapit na tayo sa Tuibagan, yung tinatawag na Tibagan River o Tibagan Falls. So siguro bukas day off natin, magbabike naman tayo bukas. Abangan nyo mga katropa. Naalala ko pala, may meeting pala kami bukas sa council, sa guardian. Siguro after ng meeting, day off naman tayo.
Ayan, may biya. Pati nga. So ito. So ito yung hito, no. Buhay pa na kuryente siya. So pinakawalan dahil maliit. Kaya papakawalan natin. May tinik siya. Pag itong tinik niya tumusok, pwede kang lagnatin. No, ito yung hito. So palpasan ko na. Yan mga tropa, palpasan natin. Buhay naman yan, buhay. Hilo lang yan. So yung biya, kahit maliit, masarap. Masarap ang hito dito sa ilog. Hindi siya malansa. Hindi gaya dun sa may pispan na anlalaki pero malansa. So napapansin nyo mga katropa, ang lalaki ng bato rito. Para lang kaming mga laruan dito, ang lalaki ng mga bato. So itong nasa paligid namin, puro bato. Ayan o, yung puno nasa bato. Yan, puro bato po yan. Yan, puro bato. So itataas ko yung camera. Ayan yung mga puno, ang lalaki. Puno, kawayan. Ano, parang mga maliliit lang na tao kami rito. Yan, dahil sa lumaki yung mga bato. So ito yung mga dahon ng kawayan na nagiging bara sa mga bato-bato. Pero ito naman kasi ano, natutunaw pag tagal-tagal. So may nahuli na namang hito doon. So may nahuling hito, hindi natin nakuhanan, pero ayun na, nasa loob na ng basket. Ayan, meron na namang nahuli. Biya yung nahuli. Ah, hito ba yan? Hito pala. So lapit tayo dun. So may dala palang extra ng battery. Ayan. Para pag nalobat, may reserba. Extra ng battery. Ayan yung ating tropa na si James B. Vlogger, kasama natin. Ano tropa, enjoy ba? Enjoy. Oo, enjoy. Salamat. Hiking tayo. So mayroon tayong nakikitang tulay doon, no? Na dati wala. May tulay. At may mga tao na paparating pasalubong sa atin. May mga dala silang balde. May dala silang balde. Ah, tingin ko mag-iigib o galing sa paliguan. Ramdam pala, no? Ramdam? So alam mo kung may isda o wala, kasi ramdam pala doon sa yung parang kawad na mahaba. So may hagdan na, oh. Nung pagdaan natin dati, walang hagdan dito. Bagong gawa lang ito. Buti walang linta rito, ano? Sa tagal ng may naliligo rito, wala pang insidente na may linta. So ayan, may salubong tayo, may mga dalang balde. May tulay dun sa dulo. Ba't may dala kayong balde, mag-iigib kayo? Ah, saan kayo mag-iigib? Sa bukal? Yung dun sa may baling? Ah, okay. Ayun, pwedeng inuman kasi yun kanina. Yung ininuman po natin na bukal, yun po yun. Ayun, may malaki. May malaki po. Hinahabol nila. Ayun, may malaki talagang nakita sila.
Tingnan natin kung gaano kalaki. Kapa, kapa, kapa. Ayun, laki nga. Hito. Laki, oh. Hito nga. Wow. Wow, yun. Ang dabi. Yung mga ganong huli, ano? Ang laki. Mamaya, makikita natin yan. Sulit. Ayun, oh. Sulit. Ayun, kung makikita nyo, ayan, oh. Lulubog ka pa. Lulubog pa, ha? Ayun, tatakay ko, oh. Tatakay mo? Ayun, oh. Lulubog ka pa, ha? Tatakay naman. May face mask din yung ano? May face mask, ya? Ang lupit, ah. Ang lupit. Takot din siya makubin. Yan, laki, may mga butas pala dyan. Kaloko naman. So, dalawa. Nakalabog yun sa loob, eh. Yung nahuli ko nga dyan, hindi na makalabas. Nung makapa namin, eh. Libraso na pala. Meron pa? So, ito, oh. Ang laki. So, ganito kalaki, oh. Talaga ang laki ng isa, oh. Hito, mga katropa. Yan. Dalawang malaki. Dalawang malaki. Pag natinig ka niyan, lalagnatin ka. Ayan, meron na naman. Meron kasing butas doon, mga katropa. Wala. Bumaba. Huwag muna labuin tayo. May mga butas kasi dyan. So ito may hagdan, ano? Pakyat. So marami nagpipiknik po dito pag araw ng Linggo. Ang daming tao rito. Bukas po, marami. Bukas Linggo. Kasi ngayon ay Sabado pala ngayon, ano? Hambay na ako rin. Malaki. Sino mo dyan pa? Eh, bukod sa ano pala, may magsisisid. Eh, meron silang lente, kung tubagin. Wala. Ayan, sinisid. Sinilip ng isa. Wala pa? Oh, sa mga butas-butas pala sila. Nandyan ka. Sa mga butas-butas. Nasa loob. Sapitin mo ng steak. So, nasa loob. Hindi siya lumabas. Nasa loob. Pagkasukin. Kaya binabaran ko na. Ayan, ramdam, naramdaman na raw, kaya... So, malalim pala yung butas. Ito, hindi abot, hindi abot. Pagka umano yung tinik niya dyan, sumabit hindi. Dala yan. Kung makikita nyo, mga tropa, talagang sumiksik sa butas. Hindi natin alam kung kuha ba. Ayun, nakuha, oh. Sumiksik talaga pala. Malaki yung nandito, eh. Malaki nga ganina, kita ko rin. Talaga, alam pala nung, no, yung nag-ooperate ng kuryente. Hito. Puro hito ang huli natin, mga katropa. Isang tilapia. May isang tilapia, yung una. So, basa na tayo, mga katropa. Yan. Yan, sisisid ulit. Kapain mo lang. Nakakapain niya. Yung malaki kong nakakuryente dyan dati. Kaya pala hindi pa kalabas-labas. Lumaki na sa loob.
Ah, doon na sa loob lumaki. Hindi na kasi sa paglabas. Hindi na makalabas. Pero nakuha mo rin. Nakuha rin. So, natrap pala siya sa loob. Yan, sumisid. Sumisid. So, kanina nakuha niya yung hito doon sa butas. So, nakatakas daw yung malaki. Nakakita tayo sa hagdan. Nung pagdaan ko kasi rito, wala pang hagdan. Doon kami tumawid, doon. No? Humawa kami sa mga ugat na yan. Sige, ako muna una, so, tropa. Dito na po kami. So, akyat tayo sa hagdan. Yan. Para tayong mga tourist talaga rito. So, dito na po ako ngayon sa Timbagan. Ito yung tulay yung sinasabi nila. So, nagbablog siya sa baba. Napakasarap ng pakiramdam na nakabalik tayo ulit dito, no? Na-vlog na po natin ito one time. So, pangalawang balik na po natin ito ngayon. So, dati kasi walang tulay. Nag-alala nyo, nagka-climb tayo dun sa may bato na yun sa likod. Nagka-climb tayo doon. So, ngayon mayroon ng ano, mayroon ng tulay. Pakyat dito. So, proceed tayo. Kasama natin yung ating tropa na vlogger din. Si James B. Vlogger. At yung isang tropa natin. So, let's go. Napakasarap na mamasyal. Babay muna. So ito, kung naalala nyo, dito may mga nagkakapa. May nangangapa ng mga katang at hipon. Yan. Malalim ito dati nung pagpunta natin. Medyo bumabaw-babaw na nga. Ayun, kung matatanaw po ninyo, sumisid, ano, pinasok yung butas sa ilalim ng bato. Ayun, no. Kasi meron atang nakapa doon sa loob. At meron na ramdaman yung nanguryente. So, lapitan natin. Ayun. Ah, dito na huli yung malaking palos. Dito sa kabila. Doon daw sa kabila. Malaking palos. So, ito po yung Timbagan. Ano yan, pera? Ah, pera. Nakapulot pa ng ano? Nakapulot pa ng pera ang tropa natin. Ganun kalinaw pala yung pananaw niya sa ilalim. Parang Polaroid pala yung salamin mo, no? May laman niya. May butas talaga doon, no? Ayun, no? Halos kalahating katawan niya na pumasok. Yan mga katropa, kung natatanaw nyo, no? Halos kalahating katawan niya nandoon sa ilalim ng bato. Wala, walang laman. Walang laman. So ito, nilagyan nila ng mga bato-bato. Ang purpose is para lumalim, para maging paliguan doon. Dati wala pa ito. Nung na-vlog natin, wala pa itong mga tambak na ito nga dati. Nanguhuli pa lang sila ng hipon dyan. So ngayon, meron ng tambak at meron na ring tulay doon. Kung naalala nyo, umakyat tayo doon sa may bato na yon. Dyan tayo umakyat. Ngayon, ang ginawa, tulay na. Tapos yun yung hinawakan ko na puno. Yung may bunga ngayon, wala ng bunga eh. Lapitan ko. So ito yung puno. Yung hinawakan ko dati, ito pa yung tangkay niya. Oh. Yan, yung ginagawa naming gulong, kunwari eh, sasakyan. Yan yung puno, yung bunga. Yan. Yung ginagawa namin dati yung mga laruan. Sa taas may mga bunga pa. Ayan. Ngayon may tulay na. Dati bumaba tayo dito, nag-climb tayo doon. Diyan nakatira yung malaking talos eh. So ngayon, tatawid tayo. Dito sa tulay. Ayan. Yeah. Yung tulay, improvise. Mga kahoy.
pero pako pa rin ang ginamit. So nasa taas tayo. Ganda na. Sila-sila rin ang gumawa, yung mga residente rito. So may mga tulay na, may mga pins na, may bakod na. Dati wala. Talagang kinaklaim natin. So talagang ano na, pasyala na talaga ito. So doon may naliligo, ang dami. Dami naliligo, nagpipiknik. Ayun sila. Pero dito muna tayo. Dito muna tayo sa nangunguriente. So malalim po ito. Dito po sila natalon, yung mga naliligo. Makakababa ba tayo dyan? Ingat lang sa pagtalon dyan. Sa climb. Madulas to kasi bato yan. Saan nagtulak mo ako? Ayun kita dito. Ayun sila. Ayun sila. So nasa baba sila, nasa taas tayo. So mayroong karatula doon, nakikita ko. Zoom natin. Yan, bawal dito. So babala, bawal daw doon. Bawal daw doon pumunta. Pa pa natin, ayun. May butas na naman doon. Pinasok niya. Hindi niya makita yung daan. Kaya nga rin ako. Kasi nga ako. Wala, din. Hindi naman daring ng pagkao. Ano, pinasok oh. Pinasok yung butas. Halos buong katawan niya na nasa loob, nasa ilalim ng bato. Nasa ilalim ng bato. Orientihan ka na. So yun yung ginagawa nila kanina, nangunguriente. Pero pag maliit, pinapakalpasan naman. Kaso nga lang, natamaan ng kuryente. Pero hilo, mamaya-maya makaka-recover naman kasi battery lang naman yun. Pinapalpasan, mabubuhay naman po yun. So yung butas daw na yan, butas bahay daw ng palos. Bahay ng palos yan. So may nakuha na silang palos dati dyan na isa. 32 kilo daw ang isa. So gaano kalaki yung 32 kilo? Ngayon, binabalik-balikan nila kung mayroon pang nakatira ulit. Yung tropa natin, hito, ang laki. Ayan, oh. Sinisid. Ayan. Malaki. Ayan, oh. Yung tropa. Ganito kalaki, oh. Ayan, oh. Malaki na, malaki. Talagang masarap na ito. Sa ganyan-ganyan, nahuli yung palos, eh. Diyan, ano, sa butas na yan din. So, yan yung bahay ng palos dati na nahuli din nila. May buhay na yan. Nahilo lang yan. Inoriente. Bukas mo. Sandal dyan eh. Meron. Di ba tiga? Ang dami nang hindi nang huli. Ayun. Oh, din tin. Tin. Lamig kasi eh. Alam ka tayo. Ay, hindi kaya. Galing, magaling. So yan oh, tatalon ulit siya, tatalon, pangalawang talon. Pangalawang talon. Yan, tatalon ulit, pangalawang talon. Tumbling kaya, tumbling. Mga naliligo, so sila yung mga tourist dito sa spot ng Tibagan, no? So itong kinatatayuan namin, Carmona. Yung kabilang pampang is Binyan. So boundary po ito, boundary. So
So, ang pangalan niyo po? Ano, madulas ako. Michael Mendoza. Na, madulas pala dito, sorry. Yan, Michael Mendoza po, ano? Ayun, nagluluto si tropa. Naghanap si tropa ng mga kahoy, bato. Nag-improvise siya ng kalan. Yan, masarap dito. Kasi yung paligid, mga kawayan, mga bolo. Yan, mga kasama niya lahat ito. Nagpaalam tayo. Pwede ko ba i-vlog yung bata? Ano? Okay lang, ano? Wala namang, ano, nagpaalam tayo sa magulang. Hi po, hi. Hello, hi. Hi. Hi kay Kuya Spatter. Oh, ako si Kuya Spatter. Yan. Ang YouTube ko po, ang account ko po is Sumilig po. Patong? Ito yung ulam, ano? Sarap. So, talbos, kamatis, sibuyas, bawang. So, lalagyan ng, ano, no? Toyo. Bagoong. Okay na. Ito, sinaing. Papakuluan. Papakuluan. Ayos. Natatakam ako. Sarap. Kain, kain. Masarap. Oh, kakain daw. Ayan. Hello, baby. Ayan, nagpaalam tayo sa magulang. Hello, baby. Ayan. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Los Bibinda. Ayun. Ayan yung pangalan na talagang pang-artista. No? Los Bibinda. So, ayan, mga kasama po niya ito. Naliligo. Tin, tara, tin, buta, tin. So, iiwan muna natin yung mga nangunguryente. Punta po tayo sa subject natin. Alamin natin kung ano po yung dulo ng tibagan. Ito po kasi yung tibagan na. Yan, ito po yung tibagan. Na-vlog na po natin ito nung nakaraan. Saan? Doon, mas maganda po. Tara, punta natin. Ako, napakalayo pa ng dulo natin. Anong pangalan? Maganda yun. Anong pangalan nun? Paul. Paul's talaga? So, yun ang target sana namin puntahan. Dito na dapat bahay tayo. Kaso, mukhang delikado daw doon. Kung dito ka dadaan. Nalayo. Na? Kung dito po tayo, may hatot. Ibig pa kayo. Kung dito kayo, 3 kilometers. Oo. Pag dito, 3 kilometers lang to. Doon nga sana kasi magpunti. Mas maganda pa po doon mag ano. Mahirap po doon. Ang ano kasi daw doon, medyo delikado. May... May ano daw doon. Tsaka meron daw ano doon eh, taong umaalbor. Wala naman? Ah, okay. Aritis lang yun. Ayun. So, medyo malayo yung pulse. Yung sana ang target natin, ano. So, alis muna tayo. Dito po muna kami. Salamat po. Bye-bye muna po. Bye-bye, baby. Bye-bye. Iyain si baby. So, tropa, puntahan natin yung dulo. Yung pulse daw, kaso malayo daw yun. Yun yung sinasabi mo kanina, no? Ayun, malayo talaga. Sige. At delikado papunta ron, matarik. Ayan, mga kasama natin. So, na-vlog na natin ito nung nakaraan, ano? Mag-start tayo dito. Papunta doon sa dulo. Sige. Ito yung lalaki ng bato, oh. Lalaki ng bato. So ito yung isa sa napuntahan natin nung nakaraan. May mga nagbago kasi gumawa sila ng tulay. Mas madaling umakyat dito. At may mga ginawa silang pins o bakod. Kaya mas gumanda at luminis. Ayun, may nakitang tilapia. Malalaki eh. Oo nga, no? So, yung tropa natin ng nangunguryente, aabot yan sila dito. Marami na rin silang huli, yung mga nangunguryente. Nag-advance lang tayo rito. So, yung kasama natin dalawang vlogger, wala pa. Tayin lang natin. So, medyo madamo na rito. Ito yung ilog sa kabila.
So ito medyo madamo. Madamo na yung daanan. Ah, medyo bihira lang napunta rito. So ito yung parang kawa na na-vlog din natin. So mayroong karatula na. Nung pagpunta natin dati walang karatula. So kung mababasa nyo, bawal dito maligo. Yan. So yung namatay, kailan lang? Ngayon lang? Kailan ngayon lang? Matagal na yun. Matagal na panahon? Matagal na panahon na pala. Pero dati kasi nung pagpunta ko dito, wala pang karatula. Ako, hindi ko nagpapa-entrance eh. Bakit mag-entrance? Ay, po. Ay, itong butas malalim. So, ang sabi nung kausap natin, malalim pala ito dito, banda. Akala nyo, maliit lang yung kawa, pero malalim pala yan. So, babaybayin natin doon kasi hindi pa natin nabaybay. Kaya nang babaybayin natin kung ano yung nasa dulo. So ayan, may mga nakaukit oh. May mga nakaukit na pangalan sa bato. So baba tayo. So ayan, sarap talaga maligo. Sariwang-sariwa, tubig. Dulo ng tibagan. Puntahan natin. So ito yung dulo ng tibagan. Ang linaw ng tubig. Wala nang ginawa yung tubig kundi umagos. Pinagtataka natin, agos siya ng agos, hindi nauubos. Saan kaya galing ang tubig na to? Nasa taas, no? So noong unang panahon kasi, si Moises inutusan ng Panginoon na magtusok ng baston sa bundok dahil yung mga tao na mga akay niya ay walang mainom, mga uhaw na. So binang Panginoon sa kanya, kay Moises, magtusok ng baston niya doon sa bundok. Nagkaroon ng bukal doon sa bundok. Kaya yon, simula ngayon may bukal sa bundok, agos ng agos pababa. Ito. Yeah. Diretso tayo. At least meron tayong konting natutunan. Nagbabasa tayo ng konting Biblia. Kaalaman. Ayan. So meron talagang ano dito. Camping. May nagka-camping. Ayan sa kabila oh, may mga lutuan. May mga naiwan pa na bigas na ano, plastic ng bigas. May mga camping talaga rito. May nagka-camping. Ayan oh. May nakita tayo na pinaglutuan.
So dito sa lugar na to, sa dulo ng Tibagan, parang bihira na lang yung napunta talaga rito. Ayan, oh. Ang linaw, kitang kita yung lupa. Bata ng tumbling ang gawin mo rito. Oo, sarap. Ayan, tumalon. Malinis siya mga katropa kasi ano siya, running water. So ito may mga pinaglutuan dito. So ito yung mga puno sa taas. Ayan. May mga pinaglutuan, ayan. So indication lang na may mga pumupunta talaga dito. Namamasyal. Ayun. Ang laki ng bato sa ilalim. So kaya galing yung bato na yan, ang laki. So sabi nga ng tropa natin na si Asim nung unang vlog natin, yung bato na malalaki na yan, pag bagyo daw, galing doon sa taas. Kaya tinawag na tibaga, natitibag papunta dito sa ilog. Siguro nga, yun nga, yung part na rin niya ng ano, kalikasan. So tuloy lang tayo. Ah, may mga basura ano na iwan. So ang laki ng puno na to. Ang laki ng puno na to. Ugat. Natumba. So kitang-kita pa rin yung ilalim ng tubig, oh. So ito yung puno natumba. Mukhang bulok na. Matagal na siguro itong natumba. So naging silbing tulay siya. So mga katropa, itong dulo ng Tibagan mukhang hindi na magandang pasyalan. Medyo ano na siya, medyo liblib, hindi pa nalilinis yung paligid. Hindi pa gaanong pinapasyalan yung dulo. Pero subukan pa natin doon. Subukan pa natin doon sa dulo. Titingnan natin mga katropa kung safety pa ba ang maligo doon, mamasyal, o hanggang Tibagan lang talaga tayo. So yan po yung mga daanan. Dadaan tayo sa taas ng bato. Yan. Ang linaw talaga, oh. Kitang kita yung mga isda na naliligo. Naliligo. Lumalangoy. Mga tropa. Nasaan yung tropa natin? So diretso lang muna tayo. Susunod naman yun. So nakikita nyo mga katropan, laking bato. Higanting bato na ito. Ayan, oh. Mga natitipak yan. Kasi yung mga paligid po nito is mga bato. So pag bumagyo, dumaan yung malakas na agos ng tubig, natitibag. Kaya ayan sila ngayon. Pakalaking bato nito. So hindi na magandang paliguan dito. Hindi na talaga maganda. Ayan, umakyat si tropa sa taas ng bato. So ganyang kalaki yung bato, oh. Natungtungan niya. Ayan. Ayan, ganyang kalaki, oh. So may mga malalaking bato pa rito. Ang tinatagong kagubatan ng Binyan. Boundary sa kabila is Carmona at Binyan. Subukan natin umakyat. Ito. Yeah. Subukan natin umakyat sa taas. Akyat tayo. Yeah. Ah. Ayun. Nandito na tayo sa taas.
Yun, laki ng puno. So tingin ko hindi na magandang pasyalan to. Hindi na safety rito, hindi na matao. Ha? Delikado na sa daan. Medyo hindi na pinapasyalan to, medyo delikado na. Ayan, diyan tayo galing sa batong malaki na yan. Diyan tayo galing sa batong malaki. Wala nang naliligo rito. Medyo delikado na rito. Okay, hindi napapasyalan kasi may mga residente rito na mga loko din. Siguro ayaw na rin nilang pasyalan ito. Ayaw na rin nilang babaan ito. Kaya may mga residente raw na ayaw pumunta rito yung mga dumadayo o maliligo. So hanggang dito na lang tayo. At least nabaybay natin yung dulong Tibagan. Yung alin, tropa? Gamit ng iba sa inyo, mga isa sa inyo, wala sa inyo nang gamit ng importe, ano? Wala. Atos ng tayuran. Ah. So may mga gwardiya pala dyan, siguro kasi baka nabili na yung lupa, nilabantayan nila. May mga dahilan bakit mga high power yung gamit ng gwardiya dyan. Kasi nga liblib na rin tong lugar na to. Dito lang, layo to. Hindi naman talaga gwardiya. Ah, civilian? Aba, hindi na normal na civilian yon. Hindi na yon. Alam na kung anong klaseng tao yon. Eh, mahirap yon. Pero wala naman tayong ginagawang masama. So ito, ang tawag dito tropa, itong malaking baging. Baging pala ito. Ito yung sinasabi ko kanina na ang laking baging nito. Kala mo puno. Ang laking baging. Ang laking baging. So ang laking baging yan, oh. Yan mga tropa. Hanggang doon yan sa puno. Ayun. Ah, grabe. Hanggang sa tuktok. Hanggang sa tuktok yung baging, ang laki. Parang puno na eh. Ayan, oh. Kung ano man nakatira dyan, siguro bayawak or sawa, maakyat dyan. Ayan mga katropa, andito tayo sa tinatawag na dulo ng Tibagan. May malaking akasya dito sa likod ko. Hindi na tayo makakatawid doon sa dulo kasi may mga residente ra doon ng mga armado. Siguro hindi naman natin masisi bakit armado dito kasi liblib na lugar ito. Hindi naman natin sila kilala at hindi rin nila tayo kilala. Mahirap na. Ayan, kasama pa rin natin yung ating isang vlogger na si James B. Vlogger at yung ating tour guide. Ayan. At yung isa nating kasama, ayan, nakaupo. So pinapayuhan ko lang po yung mga gustong mamasyal dito sa Daviland at dito sa maya Pulang Buhangin, Baling at Tibagan. So hanggang Tibagan na lang po kayo. Huwag nyo na pong i-attempt na lumagpas pa ng Tibagan kasi hindi na po maganda rito. Ayan, medyo hindi pa malinis, masukal pa rito. At isa pa, malayo na rin sa kabahayan yung mga residentes, may yung doon kasi sa Tibagan
may mga residente doon sa taas na in case na may problema, sumigaw ka lang. Kahit pa paano may bababa. Dito wala na, masukal na talaga rito. Doon sa dulo doon, may pangilan-ngilan doon na mga bahay-bahay, ayon sa mga nakausap natin, may armado daw. So hindi tayo natin confirm at hindi naman tayo militar o pulis para puntahan pa yun, ano. So safety na lang ang gagawin natin. Vlogger lang naman tayo. Kaya ngayon, pinapayuhan ko po kayo na huwag na po kayong mag-attempt na pumasyal pa dito sa dulo ng Tibagan. Wala po, wala pong pulse. Pulse alarm ang meron dito, pulse alarm. Wala pong pulse dito. Ang pulse po doon sa dulo ng Paligawan. Sa Ditasim Pulse. Yung Ditasim Pulse ba, tropa, dam? Dam, yun yung dam. Carmona pa ba yun? Carmona. Ayun, ayun sa tour guide natin is Carmona pa rin yun. Barangay Dabiland. Barangay Lantik. Barangay Lantik. Ayun, Barangay Lantik. So, hindi tayo pwedeng mag-bye-bye papuntang Ilog, papunta doon at delikado rito. So, may ibang way para makarating tayo doon sa pulse na yon. Magdadaan tayo ng kalsada, sasakay tayo ng sasakyan para makarating doon. So, wala pong pulse dito. Malayong malayo po yung dam, yung pulse. Iba po ang way. Dadaan po tayo ng kalsada para papunta doon sa sinasabi na yun. So dito, ulit, pinapayo ko po sa inyo, hanggang Tibagan lang po tayo. Huwag na pong pupunta sa dulo ng Tibagan. Delikado na po. Masukal. No? Wala po tayong narinig na anong mang crime dito sa dulo na to. Pero ang ano lang natin dito is may nalulunod. May nalunod doon sa may parang busay. Parang umaagos na maliit na poles. So lumagpas pa kami doon. Nandito kami sa may puno ng akasya. Yan yung akasya. Kaya ulit, paalala, huwag na huwag po kayong lalagpas ng Tibagan. Hanggang doon lang po. Kay mga katropa, babalik na po kami. Pababa na po kami ng Tibagan, Baling, at balik na po kami ng Pulang Buhangin. Maraming salamat. At least alam nyo po yung pasikot-sikot dito sa lugar na to. At may idea na po kayo sa ginawa kong video. Para pagdating nyo rito, alam nyo na yung paliguan ko saan banda at kung saan po safety. Maraming salamat po mga tropa. Tropa. Pagbalik namin, galing kami dun sa dulo ng Tibagan. Ito ulit yung ating mga katropa na nangunguryente ng isda. Nadaanan ulit natin. Kasi pabalik na tayo. So ito si tropa natin yung sumisisid kanina. Sumisisid sa malalalim. So alam nila kung saan butas ay papasok yung kawad, no, ng kuryente. Susunod tayo. Ayan, may huli siya. Daming biya, ano? Asan na yung huli natin? Nahuli pala ninyo? Ay, may mga hipon, ano? Kaya may hipon, ang laki, oh. Ang haba ng galamay, oh, mga katropa, oh. Hipon. So, yung iba pala, ando na. Niluluto na yung iba. So, yan yung bagong huli naman ngayon. Ano yung tropa? Hanggang malobat? So, abutin kayo ng hapon dito, ano? Ito yung battery nyo, nagamit na. Hindi pa? Ah, hindi pa.
So matagal din pala mga lobat, ano? Matagal. Siguro paalam na kami, tropa, ano? Salamat sa inyo, ah. Salamat. Salamat din. Oh, salamat, tropa, sa uulitin, ano? Tropa. Thank you. Paki-subscribe na lang, ano? Sumilig. At kayo ang bida sa video ko. Ayan. Ayan, may tilapia kaso malalim dito, eh. So magpapaalam na tayo. Tayo ay babalik na. Diyan malalim diyan. Dalag daw, dalag, nahuli. Ayan, laki. Hindi pala tilapia, dalag, eh. Hindi pala tilapia, dalag, eh. Taas mo nga, tropa. Ayan, dalag, ang laki, oh. Laki siya, ikisay pa, eh. Laki. Okay, dalag siya. Ano yung damang tilapia, eh. Wala ba ang damang tilapia? Meron daw dun sa butas. Sisisid na naman at teka, bago tayo umalis, panoorin muna natin ito. So ayun, sisisid na naman yung ating kaibigan, ating tropa. Kasi butas yun, eh. So ang technique, binababaran ng kuryente para makuryente sa tubig. So sisisiri naman ng isa. Hito nga, ang laki. Ang laking hito, ayan, oh. Laking hito. Kasi ang laki ng dalag kanina. So hindi nalugi ang pangunguryente. Bawin-bawi na. Isang battery pa lang daw yun. So mayroon pa silang reserva. So maraming salamat, tropa. Una na kami. Sige po. Salamat. Ikaw na ang pinaka-wag mo na binatas.